Hello guys, welcome to my channel again. Magandang umaga. At ang oras po ngayon dito sa aking kinalalagyan ay alas 8 at konti. Medyo malabo po yung oras na namin kaya hindi ko ganong matanaw. Kaya konti na lang kasi lumampas palagay ko ng konti. At gusto ko pong i-share sa inyo ang aking mga natuklasan sa pagtitimpla ng kape. Kung paano napapalabas ang tamang lasa ng kape. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya po mag-iinit ako ng tubig at papakita ko sa inyo ang tamang pagtitimpla ng kape. Wait a minute. Akin lang ihahanda ang aking mga gamitin sa ating presentation para po Miss Jo mas malinaw at nakikita na gusto. Ayan guys, habang hinihintay natin kumulo ang aking tubig, pakita ko sa inyo ang tamang pagtitimpla ng kape para mapalabas natin ang sarap. Unang-una, sugar. Huwag na huwag kayo magkakamali. Uunahin nyo yung kape kasi sa sukula. Hindi masarap. Dapat ang lalagyan, plastic. Mabagsak man. Hindi mababasag. Saka dapat ang lalagyan niya, guys. Marumi. Mas masarap kasi yung nasa loob kapag marumi ang takip. Ganito lang dapat ang tamang-tamang timpla ng kape sa isang mug na tubig. Asobra yan. Medyo sweet na ako masyado, baka ma-diabetic pa ako. Yan, ganyan lang ang tamang. At syempre narinig ko na yung tubig natin, kailangan lumagatok na ang kape. Itago natin ang tag, bawal kasi mag-advertise dito. Ang kaping ito hindi kape, binasa rin. Hindi nyo kilala yan kasi ito medyo bihirang-birang matagpuan sa anuman sulok ng ating kaparangan. Sumunod po ay ang kape. Ang kape po, kalahating kutsara lang. Kasi pag masyadong mapait, matatalong masyado yung lasa ng ating gatas. Sumunod po ay ang ating gatas. Mauubos na ang aking gatas. Kung sino man po ang gusto mag-sponsor sa akin ng gatas, hindi po ako masilan. Kahit anong gatas po, pinapatulang ko yan. Ang gatas po, dapat isang kutsara at kalahati. Yan ang nasa ibabaw. Yan po ang tamang umpisa, pangalawa at pangatlong patong ng ating paglalagay pa lang yan. Nandyan agad yung proseso. Kunin na po natin ang ating tubig. At salinan ng dahan-dahan. Yeah. Kailangan po tama-tama yung angat at dadahan-dahan natin ibaba. Yeah. At dito na po tayo mag-uumpisa. Ang tamang paghahalo ng kape, kailangan po pakanan. Yung unang halo niyan pakanan. 27 lang ho. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27. At sa pabalik po, babawasan natin ang tatlo. Kasi ho, yung tatlong tinimpla natin yun eh. Yung kape, asukal at gatas. Kaya yun ay 24 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sakto-sakto ho yan. At pag ipapagpag nyo ang kutsara, tatlong beses lang. Kasi ho, yun yung nagme-mention sa asukal, kape at gatas. Mapapalabas nyo yung gusto yan pag kaganyan ang ginawa nyo. Pero pag sumobra sa ikot, ay nakaw. Hindi niya magugustuhan ang lasa niya. Hindi sakto ang sarap niya. At pag ang kape ay inuna nyo sa baso pag nilagay nyo asukal, hindi rin masarap. Natatakpan ang lasa ng kape. At pag nauna naman yung gatas, subukan nyo lang. Hindi puputi ang kape nyo. Ayaw ng gatas niyang natatakpan. Gusto niya lagi nasa ibabaw. Kaya diyan ko natuklasan ang sarap niya. At tikman po natin. Para malaman niya naman kung gaano kasarap ang kape. Dapat ang iipuin ang dahan-dahan lang. Tatlong beses din kape. Kasi asukal, kape, gatas. Hindi ko na lang ang asukal. Pag magdadagdag naman kayo ng asukal, dulon-dulo lang ng kutsarita gagamitin nyo. Huwag yung tagiliran. Kasi pag sa tagiliran nyo pinadaan, bali wala lang ang dinagdag nyo. Dapat ganyan lang, dulon-dulo lang. At dahan-dahan yung isasaksak. Kasi pag nagulat yung dinagdag nyo asukal, ibiniglaan nyo ang asukal. Hindi siya lalasa. At dapat pag nag-aalmosal, dapat may tinapay. Saan ba yung tinapay ko din niya? Ayan. Kompleto ng ating almosal. May tinapay. At dapat pag ang tinapay ay nakatali pa, ibig sabihin yan, sarado pa siya at hindi pa nababa. At ang tinapay nga po pala na ito ay slice cake. At ito po ay matatagpuan sa dakong hilagang silangan. Hilagang silangan, kanluran ng Basco Batanes. Ito po ay medyo napapanpan lang sa ganun lugar. Ewan ko ba kung matasabi ko yan, pero ayos naman. Kain tayo. Medyo maitim yung ating cake, kaya dapat natin hugasan. Yan ang tamang paghuhugas ng tinapay. Nakakasamit ang tinapay. Kaya yan guys, basta mga ngayon lang nakapanood ng video ko, paki-subscribe po at paki-like na rin para sa munting kaalaman, munting kalokohan. At balang araw, malay natin sa pamamagitan ng channel na to, makatulong tayo sa iba. Actually, hindi ako sanay mag-video. Pero nakikita ko kasi sa iba, sa ibang nagbablog, nakakatulong sila eh. Hindi lang nakakatulong, minsan sila yung nagiging daan para sa mga gustong tumulong. Balang araw, malay natin. Kaya, guys, salamat.
boy, ayaw na namang mamatay. May kapambiro. Ay, nakaayaw na namang mamatay. Ang cellphone na yun talaga eh. Ayaw makisama. Uy.